Say cheese! Sino ba naman ang hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin nito? Parte na ito ng kulturang Pilipino na ang ibig sabihin ay simpleng pagngiti habang kinukunan ng litrato o di kaya'y nagsiselfie. Mapapachis ka na lang pag si crush na ang kaharap mo. Sana all! Ngunit, nagtataka ba kayo kung bakit walang nakangiti sa mga larawan noong unang panahon, noong panahon ng ating mga ninuno? Bakit nga ba sila hindi nakangiti? Ang pagkuha ng mga larawan noong 19th century ay may kamahalan at inaabot ito ng 15 to 20 minutes at sa mga oras na iyon ay bawal silang gumalaw dahil maaari itong magdulot ng pagkasira o pagka-blurred ng kanilang mga litrato. Kaya pinipili nila ang posisyon kung saan sila komportable. Alam nyo bang ang kauna-unahang litratong inilabas noong 1826 ni Joseph Nicéphore Nepcy sa tanawin sa bintana ng Ligra sa France? Umabot ito ng 8 oras ang itinagal pagkuha ng litrato. Taong 1939, nakuhang pababain sa 15 to 20 minutes ng nalikha ni Louis Daguerre ang daguerreous type na mas pinabilis na proseso sa pagkuha ng mga larawan. Alam nyo ba na ang kauna-unahang photo studio sa Pilipinas noong taong 1840s hanggang 1890s? At ang nag-impluensya ng mga potograpiya sa ating bansa ay ang mga Western photographers na galing pa sa Europa. Ang potograpiya noon ay ang nagsisilbing paraan para magpalaganap ng balita, impormasyon at turismo. Alam nyo bang ang kauna-unahang Pilipinong photographer ay si Felix Laureano? At kauna-unahang photographer na naglabas ng libro patungkol sa Pilipinas noong taong 1895 sa bansang Barcelona. Siya ay kinilala bilang kauna-unahang Pilipino artist na gamit ang kanyang fotografiya. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag nang kalimutang mag-subscribe at hit niyo yung bell notification para lagi kayong updated. Hanggang sa muli, this is Oragon TV Channel. Like a Hellcat.